isa ka rin ba sa mga naniniwala sa kasabihang to see is to believe? E paano kung bigla ka na lamang mapunta o maipit sa isang sitwasyon na magpapaniwala sa iyo sa mga bagay na hindi mo naman talaga pinaniniwalaan? Handa ka bang baguhin ang paniniwalang ito para makatakas ka sa sitwasyong kikitil sa buhay mo? Tara, pasukin natin ang mundo ni Denver at kung papaano niya naranasan na maipit sa isang sitwasyon na akala niya ay hindi na niya matatakasan. Simulan na natin ang kwento. At ito ang kanyang salaysay. Dear Sir Jax, magandang araw po sa inyo. Gusto ko lamang po sanang kumustahin ang kalagayan ninyo. Alam ko po kasing hindi maganda ang inyong pakiramdam. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Isa po ako sa mga avid listeners ninyo. At ang kwentong isasalaysay ko sa inyo ay kailan lamang po nangyari sa aking buhay. Taong 2022. Lahat ata ay may kakaibang kababalaghang nangyayari o nararanasan sa kanyang buhay. To see is to believe. Ang tulad kong malakas ang paniniwala sa siyensya at ang lahat ng misteryo o bagay sa mundong ito ay maaaring masagot nito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Denver. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong graduating student sa kursong psychology. Bago makapagtapos sa kolehiyo, ikailangan naming mag-OJT. Napili naming magkakakilala o magkakaibigan na mag-OJT sa isang institutional mental hospital na medyo may kalayuan sa aming lugar. Para naman maranasan din namin kung papaano mamuhay sa malayo sa pamilya at maingay na lugar. Himala nga. At agad kaming approve sa mental hospital na iyon. Para po sa katahimikan at privacy ng mental institution na ito, ay napagkasunduan po namin ni Sir Jax na huwag na pong panggitin ang nasabing mental hospital. Nang matanggap kami sa mental hospital na ito, Sir Jax, ay nakapaghanap din kami ng isang bahay na magkakasama kaming lima na puro kami mga lalaki. 1 week pa lang bago mag-start ang OJT namin, ay nakarating kami sa lugar na iyon. Tanging tricycle at habal-habal lang ang transportasyon galing sa amin patungo sa bayan at sa mental hospital. Pagpasok namin sa loob ng mental hospital, ay isang babae ang agad na sumalubong sa amin. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Nurse Jane. Magandang umaga sa lahat. Maligayang pagdating sa mental institution na ito. Bago tayo magsimula, ay iikot tayo sa buong establishment na ito. Ipapaliwanag ko sa inyo ang mga rules and regulations sa lugar na ito. At lahat ng sasabihin ko ay intindihin niyong mabuti. At huwag na huwag kayong magkakamaling suwayin ang isa sa mga ito. Maliwanag? Sambit sa amin ni Nurse Jane. Si Nurse Jane po ay ang nakakataas sa lahat ng nurse sa loob ng hospital na iyon. Nakasunod lang kami sa kanya habang nagpapaliwanag siya. Patingin-tingin lang ako sa paligid at sa hallway. Hanggang sa huminto kami sa isang pinto at sa kanya binuksan. May mga bata at babaeng pasyente ang nandoon.
habang may ilang nurse din naman na nakabantay sa kanila. Guys, ito yung facility kung saan natin nilalagay ang mga pasyenteng mayroong mild na problema. Sila yung mga pasyente na kaya pa nilang sarilinin o hawakan ng kanilang mga problema. Pero mayroon silang mga sariling kwarto para hindi nangyayari na magkaroon ng pag-aaway sa bawat isa. Ginagawa namin ito upang hindi sila magkasalo-salo sa isang kwarto. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, mahirap nang magkaroon ng away-away sa pagitan ng mga pasyente. Sir Jax, kung titingnan mo silang maigi, eh normal naman sila tingnan. Pero sa oras na makausap mo ang isa sa kanila, doon mo lang malalaman kung ano ang sakit ng ilan o anong pinagdaraanan nila. Nakarating kami sa fifth floor, kung saan makapal ang pintong ginamit doon. Para bang kulungan ang style dahil may ilang nagwawala na. Naririnig namin ang mga hiyawan at iyakan mula sa silid nila habang pinapakalma sila ng mga naka-assign na nurse sa bawat station. Guys, hahatiin namin kayo sa tatlong grupo at may isa sa inyo na magsosolo. Gagawa namin kayo ng schedule at kung sino ang para sa umaga, sa hapon at sa gabi. Bibigyan ko kayo ng copy ng mga list ng dapat niyong gawin. Before and after ng duty ninyo, kailangan niyong dumaan sa mga head nurse ninyo and kailangan niyong papirmahan iyon. Maliwanag ba? Makakatulong ito para sa pagtapos niyo ng OJT. Para alam namin ang mga sumusunod at gumagawa ng maayos sa kanilang mga trabaho. Wika ni Nurse Jane. Pagkatapos ng tour namin, Sir Jax, at pagkatapos niyang maipaliwanag sa amin ang kailangan namin, eh hinati na nga kami sa tatlong grupo. Solo ako at partner ang apat kong magkakaibigan. Sa second floor ako na-assign noon at mag-uumpisa na rin ako sa gagawin ko. Pabalik ako sa second floor. Doon ko lang napansin na bahagyang madilim ang aura ng mental hospital kahit na may ilang ilaw naman. Mabigat ang pakiramdam ko sa lugar na iyon. Ngunit hindi ko na lamang pinansin. Pero sa hindi inaasahan ay may nahagip ang mata ko na para bang may tumakbo sa kabilang hallway. Naisip ko na baka may nakawalang pasyente kaya pumunta ako sa hallway na iyon. Ngunit pagsilip ko, wala naman akong nakita. Kaya bumalik na ako sa station ko. Pagkapasok ko pa lang, ay sumalubong na sa akin ang nagkakagulong pasyente at yung ilang nurse na nandoon na nag-a-assist. Wika ng isang nurse. Tulungan mo kami rito at huwag kang tatayo-tayo riyan. Ang hirap-hirap nitong asikasuin ng mga pasyenteng to. Dahil sa taranta ko, ay agad akong kumilos. Wala na akong pakialam kung sino mahablot ko sa mga pasyente. Ang mahalaga ay may makuha ako at mapigilan ko ang gulong iyon. Masyadong malakas at nagpupumiglas yung isang babae na hawak-hawak ko. Hanggang sa maturukan siya ng isang nurse ng pampakalma. Kaya bahagyang bumagsak ang katawan nito. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa may sofa. Ang kaaway nitong babae ay binigyan na rin ito ng pampakalma. Kumuha ka ng wheelchair. Dalian mo. Wika pa sa akin ng kasama kong nurse. Opo. Sandali lang po. Pagkakuha ko ng wheelchair, ipinaupo nila yung babae roon. Doon ko lang din napansin na yung kaaway niya ay may kagat sa braso at nagdudugo. Dalian mo! Doon tayo sa may room 201, sa may left wing. Okay po, sir.
Habang wala pa siyang masyadong lakas, ihinatid ko siya sa room kung saan siya naka-assign. Nang bigla na lang nagsalita yung babae. Hindi naman ako baliw eh. Pakawalan niyo ako. Hayaan niyo na ako makauwi sa amin. Wika ng babae sa akin sa umiiyak na paraan. Tinitignan ko lamang siya. Wala namang baliw na nagsabing baliw sila, di ba? Lahat sila ay nagsasabing hindi sila baliw kaya nag-undergo sila ng test bago sila makapasok sa mental institution. Nang makarating kami sa silid niya, ay inalalayan ko siyang makahiga sa kama niya. Bigla na lamang sumarado ang pinto. Nang lalapitan ko ito eh, pinigilan niya ako. Hinawakan niya ako sa aking braso at dahang-dahang ibinaba sa aking mga kamay. Nabigla ako noon, Sir Jax. Lalo na at sobrang lamig ng kamay ng babaeng yun. Nakita kong lumuluha siya at namumula ang pisngi niya. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako makalis dito. Alam kong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Pinilit lang nila ako ikulong dito. Sige na. Tulungan mo ako. Wika sa akin ng babae. Naitago na lamang natin sa pangalang Karen, Sir Jax. Pasensya na, Karen. Pero hindi kita matutulungan sa ganito. Pero aalalay kami at yung mga nurse kong kasama dito na matulungan ka kahit papaano. Nagmamakaawa ko. Wala kayong dapat igamot sa akin dahil wala akong sakit. Mas lalo akong magkakasakit kung mananatili ako sa lugar na ito. Sagot muli ng babae. Nagawa kong bawiin ang kamay ko sa kanya. At saka ako lumabas ng kwarto. Bago ako makalabas ng kwartong iyon, ay napansin ko sa ilalim ng kama niya na may nakasilip na kahon. May mga laman itong libro at kung ano-ano pa na kulay itim, lalo na ang kandila. Iniisip ko noon kung bakit pinapayagan ng mental institution na iyon na magkaroon ng ganong bagay ang pasyente nila. Habang sinasara ko ang pinto, inaririnig kong humahagulgulo siya ng iyak. Ramdam ko yung sakit ng iyak niya. Pero yung iyak niya ay dahan-dahang napunta sa parang mahihinang tawa. Nakita kong nanlisik ang mga mata nito na tumitig sa akin. Umiiyak ang mga mata niya. Pero nakangiting, nakatingin sa akin. Yung awa ko noon ay bigla na lamang napalitan ng takot. Nanindig talaga ang balahibo ko sa buong katawan noon, Sir Jax. Ilang oras pa ako naglilibot hanggang sa matapos ang oras ko. Dumiretso ako sa area naming lima na binigay sa amin kung saan kami magtitipon-tipon. Nakita kong nakahiga pa si Paul na isa sa mga kaibigan ko. Grabe! Yung isang pasyenteng nagwala kanina. Kinagat lang niya yung isang pasyenteng nakaaway niya. Ayun, sinugod na sa hospital. At ngayon nga, nag-aagaw buhay na. Baka mamaya, mamatay na yung kaaway niya yun eh. Kinakatakot ko rito, pare. Baka may rabies yung mga pasyente dito ah. Wika sa akin ni Paul. Rabies? Ano ka ba? Tsaka, sinong pasyente yung kaaway na sinasabi mo? Yung dalawa raw sa Tomb 01. Grabe talaga yun eh. Kawawa naman yung babae. Nagulat ako sa nalaman kong balita. Siya yung babaeng binalik ko kanina sa Room 201. Si Karen. Dumating ang hapon
at magpapalit na naman kami ng mga shift ng mga kasama ko. Dadaanan ko ang visitor's room ng mga pasyente. Nandoon kasi yung mga pamilya nila na nais dumalo sa kanila. Napadalaw ako doon kasi meron akong kailangang ibigay na papel sa isa sa mga nurse na nandoon. Kailangan ko pang hintayin sa may counter kaya hindi ko napigilan na mapatingin sa visiting area. Doon nga ay nakita ko si Karen at may kausap itong isang lalaki. May katandaan din yung lalaking kausap niya. Mga tantsa ko ay nasa 5 taon o 6 na taon ang agwat ng edad nila. Medyo malakas ang boses ng dalawa kaya naririnig ko ang pag-uusap nila. Maawa ka naman sa kanya. Patawarin mo na kami. Hindi namin sinasadya ang nangyayari kaya kung pwede, tanggalin mo na ang sumpa sa kanya. Nagmamakaawa ako sa iyo, Karen. Wika ng lalaki. Hindi ko gagawin yon. At kahit kailan, ay hindi ako nagsisisi sa ginawa kong iyon. Iyan na ata ang pinakamasaya at pinakamagandang balitang ibinigay mo sa akin ngayong araw. Huwag kang mag-alala. Dahil maghihirap pa siya dahil sa kasalanang ginawa ninyong dalawa. Wika ni Karen. Maawa ka naman sa kanya. Patawarin mo na kami. Hindi namin sinasadya ang mangyari kaya kung pwede. Please. Please lang, Karen. Pakawalan mo na kami. Hindi mo ba alam na malaking kasalanan din ang ginagawa mong yan sa kanya? Wika ulit ng lalaki. E di magsama-sama tayo sa impyerno. Paunahan na lang kung sino makakarating doon. Kung sakaling ako man, susunduin ko pa kayo sa pintuan na nagiinit na impyerno. Wika ni Karen na parang nababaliw na. Pagdaan ko doon, Sir Jax, ay napansin ko ang mga nanlilisik niyang mga mata. Ito rin yung mga matang nagpatindig ng balahibo ko kanina. Ang pinagkaiba nga lang ay ramdam mo ang galit ng bawat tingin na iyon sa lalaking kaharap niya. Tuluyan na akong nakalabas sa mental institution. Halos magdidilim na rin nang makauwi ako sa bahay. Pagbukas ko ng boarding house namin ay may napansin akong dalawang mata na nagliliwanag mula sa dilim. Pero hindi ako sigurado. Kaya nang buksan ko ang ilaw, wala naman akong nakita. O bagay na maaaring tamaan ng liwanag. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako noong araw na iyon. Kahit unang araw pala ng OJT ko. Kaya hinayaan ko na muna ang sarili ko na mahiga sa maliit naming sofa. Para bang sandali lang, nung pumikit ako napadilat ako bigla. Pero hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Nang subukan ko namang igalaw ang katawan ko, hindi rin ako makabangon. Pero alam kong gising ako. Pero doon ko lang napagtanto na wala akong nararamdaman, naaamoy o naririnig. Basta, dilat lang ang mga mata ko. Nahagip ng mga mata ko ang pumasok na anino sa bahay nang biglang bumukas ang pinto. Doon, biglang nanikip ang dibdib ko at hindi ako gaanong makahinga. Sapagkat sa aking uluhan, may biglang bumungad sa akin na mukha. Sumayad ang mahaba niyang buhok sa mukha ko. Doon, nagkatitigan kami, Sir Jax. Tutukan ang mga pula niyang mga mata. Doon ko lang naigilaw ang katawan ko. Napagtanto kong nagkakasleep paralysis na naman ako. Hingal na hingal ako habang nakaupo. Nanlalamig ang pawis ko sa mukha. Nanghihina akong tumayo para sana isara ang pinto nang mapansin ko ang babaeng nasa may gate. Sino po sila? Pero nanatiling nakatayo ang babae. Hindi siya sumasagot
Naisip kong baka napagkamalan lang o nagkamali lang ang babaeng ito. Na boarding house ng babaeng ito ang boarding house namin. Kaya sinara ko na lamang ang pinto. Hindi rin agad ako nakatulog noong gabing iyon pagkakain ko dahil sa takot ko. Kinaumagahan, ay maaga na lamang kong gumising para maaga rin akong makapasok. Kalahating oras ang biyahe mula sa amin, ay nakarating na ako sa mental institution. Sinalubong agad ako ni Paul. Oh, Paul, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Pre, si Marvin, nagsusuka kagabi pa. Namumutla rin eh, kaya dinala na muna siya sa emergency hospital. Malapit lang din dito. Ha? Bakit naman nangyari sa kanya yun? Baka naman kasi kung ano-ano naman ang kinakain ninyo. Anong nakain? Eh pare-pares lang naman kami ng kinain. Pero siya lang yung nagsuka. Ay, kinakabahan ako pare. Sige, mauna na muna ako ha. Sunod ka na lang kung sakaling makapagpalit ka kagad ng shift mo. Babantayin na muna namin siya kung wala pang parents niya. Wika sa akin ni Paul bago siya magpaalam. Iniisip ko ang nangyari sa kasama namin dahil biglaan naman ata. Naging abala ako at tumulong ako sa pagrasyon ng pagkain sa ilang pasyente roon. Hanggang sa makarating ako sa room 201. Nang buksan ko ito, inakita kong nakatalikod si Karen sa pinto at nakaharap sa isang sulok. Naririnig kong meron siyang binubulong pero hindi ko gaanong maintindihan. Karen, nandito na yung pagkain mo. Kumain na po kayo. Wika ko sa kanya. Pero hindi niya ako pinapansin o sinasagot. Kaya hinayaan ko na lamang siya. Paalis na sana ako nang bigla siyang magsalita. Kung hindi mo ako tutulungan, baka matulad ka rin sa kaibigan mo. Baka isunod kita sa kanya. Halos magulat ako noon, Sir Jax. Kaya bigla na lamang ko sumagot sa kanya. Kumain ka na lang po dyan, para madali kayong gumaling. Saka lang siya humarap sa akin at muli kong nakita ang namumula niyang mga mata. Dali-dali ako umalis noon at naglakad papunta sa hallway pabalik sa kusina nang makaramdam ako ng pagkahilo. Pero nakakapit pa ako sa cart noon, kaya nakayanan ko pa naman makatayo. Nagkaroon ako ng break time at nahiga ako sa area namin dahil may bunk bed doon. Agad kong napansin na nakabalik na pala si Paul dahil meron siyang kukuning gamit na naiwan ni Marvin kanina. Oh, Denver, okay ka lang ba? Bakit namumutla ka? Wika nito sa akin. Ay, biglang sumama pakiramdam ko pre. Hindi ko alam kung bakit. Naku, hindi kaya natulad ka rin sa kaibigan natin? Hindi naman siguro. Siguraduhin mo ha. Naku, hindi namin kakayanin kung pati ikaw ay mapunta sa ospital. Noong mga oras na yun, Sir Jax, umiikot ang sikmura ko. Kaya agad akong tumakbo sa lababo. Hanggang sa maisuka ko lahat ng kinain ko kaninang umaga. Kasabay ng suka ko ay halos maluha na ako dahil may kung anong bagay na sumunod hanggang sa mapansin ko ang iilang dugo. Gago! Denver! Bakit may insekto sa mukha mo? At ano yung sinusuka mo? Bakit ang daming insekto? Sir Jax, noong tignan ko yung sinuka ko,
Kahit ako ay nagulat lalo na nung mapansin ko na gumagalaw pa sila. Saan sila nang galing? Naguguluhan ako at nababahala sa aking buhay. Parang hindi ko ata kailangan ko umuwi para magpahinga sa boarding house, pre. Wika ko kay Paul. Sigurado ka? Baka kailangan mo rin magpa-hospital, ha? Hindi na. Kaya ko na to. Baka masama lang yung pakiramdam ko. Nang bahagya ako maging okay, ay dumiretso ako sa opisina ni Nurse Jane. Kumatok ako at pinapasok niya naman ako. Nagulat siya nang makita niya ako. Para bang mayroon siyang nakikita na hindi ko napapansin. Ikaw din ba? Tanong sa akin ni Nurse Jane. Ha? Ano po yun, Nurse? Ay, wala. Anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Magpapaalam po sana ako. Medyo masama po yung pakiramdam ko eh. Uuwi po muna ako. Hindi po ako makakapag-duty dahil iba talaga yung nararamdaman ko, Nurse eh. Sagot ko sa kanya. Oh, sige. Okay lang. Bukas ka nalang mag-file ng leave. Tapos, kung kailangan mo pa magpahinga, sabihan mo ako, ha. Kailangan mo nang umalis dito. Opo, salamat po, Nurse. Wait lang. Bakit po? Pwede bang magpatingin ka sa isang albularyo? Baka kasi kailangan mo eh. Po? Bakit naman po ako magpapatingin sa albularyo? Naniniwala ka ba sa kanila? Nasa sayo naman kung gusto mo o hindi, pero payo ko lang yan sa'yo. Baka pati yung kasama mo na si Marvin ba yun? Kailangan magpa-albularyo din. Sige na, mag-iingat ka, ha. Wika sa akin ni Nurse Jane. Nang makauwi ako, dumiretso ako sa boarding house. Pakiramdam ko, inilalagnat ako. Hindi ko na naiintindihan pa ang nararamdaman ko. Nung natutulog ako, muli ko na namang nakita ang sarili ko sa isang bangungot. Habang hindi ako makagalaw, nagising ako na nasa loob daw ako ng isang puting silid sa mental hospital. Yung para sa mga severe at extreme case na mga baliw. Sa loob ng kwartong iyon, ay patay sindi ang ilaw na kulay pula. At sa dulo ng kwartong iyon, ay nandoon si Karen. Nakatakip ang mga buhok nito sa kanyang mukha. At sa bawat sindi at patay ng ilaw, ay unti-unting lumalapit ang distansya ni Karen sa lugar kung nasaan ako. Hanggang sa muling pagpatay ng ilaw, ay nawala si Karen. Nang biglang bumukas ang ilaw na pula at tumambad sa mukha ko ang mukha niya. Galit na galit, nilapit niya ang mukha ko sa mukha niya at nginangan niya ang kanyang bibig at lumabas doon ang sandamakmak na insekto na siyang pumasok din sa bawat butas ng katawan ko. Mula sa butas ng tenga, sa butas ng ilong at sa makikitid na butas ng aking mata, gayon din sa butas ng aking mga balat, nararamdaman ko ang pagpasok ng mga insektong ito. Hindi pa sila nakontento dahil kinain nila ang loob ng laman ko. Ilang sandali pa ay bigla na lamang silang lumabas sa lugar kung saan sila pumasok. At doon, nakita ko kung paano nila sinira ang bawat parte ng katawan ko. Panay ang sigaw at iyak ko noon.
Humihingi ako ng tulong habang nakikita ko si Karen na sobrang lakas ng tawa. Sabi ko naman sa iyo eh, ikaw ang isusunod ko. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa sa akin na yun. Pero alam kong sobrang sakit ng nararamdaman ko. Saka ako napabangon nang magising ako sa panaginip na iyon. Ngayon naman, naiinitan ng buong katawan ko. Doon ko lang napagtanto na sumisikat na ang araw. Tuluyan akong umalis sa kama ko nang dumiretso ako sa pinto. Dahil sa sunod-sunod na katok na naririnig ko. Sandali lang naman. Ay. Oh, Paul. Ano nangyari? Pre. Si Marvin. Patay na. Pagkamamatay lang niya kanina. Tsaka yung babaeng kinagat nung pasyente sa room 201. Namatay na rin. Ano? Eh, teka lang. Paano? Paano nangyari yun? Teka, ang bilis naman ata. Okay na siya kagabi pare, pero kaninang madaling araw, biglaan na lang bumigay yung katawan niya. Kitang-kita namin ang mga magulang niya pre. May lumabas na insekto sa ilong niya, tsaka sa tenga niya. Nakakakilabot dahil pagkalabas ng mga insekto, meron pang kasamang dugo yung mga insekto galing sa katawan niya. Masyadong madami yung insekto pare. Hindi nga kami makapaniwala kahit yung mga doktor na nakakita dun sa mga insekto eh. Iniimbestigahan pa rin yung nangyari sa kanya. Nasa morgue na ang katawan ni Marvin, kaya kung ako sa'yo, kung may nararamdaman ka rin eh, magpa-check up ka na sa ospital. Sambit sa akin ng kaibigan ko. Bigla ko naalala sinabi sa akin ni Nurse Jean. Mukhang hindi ito basta-basta. Wala sana akong balak pumunta sa mental hospital na yon, ngunit wala akong magagawa kundi pumunta roon. Pagkapunta ko sa lugar, ay nakita kong may nilalabas na bangkay sa gusali. Nakita kong lumapit sa akin si Nurse Jean. Lumakas ang hangin, kaya natabig ang nakatakip na mukha sa bangkay. Oh, bakit ka nandito? Hindi ba't sabi ko sa'yo magpa-check up ka? Nurse, bakit kailangan ko magpa-check up? Sabihin niyo sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. At wala ka naman dapat malaman pa. Huwag na huwag ka rin maglalapit o makikipag-usap dun sa babaeng pasyente natin sa room 201, maliwanag ba? Para na rin yan sa kaligtasan mo. Susunod pa sana ako sa kanya nang bigla ako makaramdam ng pagkahilo. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Huli kong narinig ang pangalan ko na tinatawag ni Nurse Jean. Nagising ako sa isang silid. At nakita ko nga nakatabi ko si Nurse Jean. May isang matandang lalaki ang nakatabi rin sa kanya. Nakaupo ito. Para siyang manggagamot sa suot niya. Lalo na sa mga anting-anting na nasa leeg niya. Mabuti naman at nagising ka na. May albularyo akong kasama rito. Dapat sana ginawa ko na rin ito sa kasama mo. Nurse, naniniwala po kayo sa mga ganito? Sa mga faith healers, sa mga albularyo? Para saan? Denver, mas matagal na ako sa ospital. Kung matagal ka na sa field, maiintindihan mo kung bakit ko ito ginagawa. Yung pasyente sa room 201, hindi mo dapat siya kinakausap o hindi ka dapat nakikinig sa mga sinasabi niya. Alam mo ba,
na mayroon siyang inuubos na pamilya. Kung alam mo lang kung gaano siya kasama. Pinatay? Paano siya makakapatay? Inandito siya sa loob. Teka, kaya ba siya nandito para makaiwas siya sa krimen na ginawa niya? Hindi mo pa talaga alam ang lahat. Sige, sasabihin ko sa'yo. Pinadala siya dito ng dati niyang asawa. May ibang pamilya na ang asawa niya, ngunit hindi niya matanggap na hiwalay na sila. May alam sa barang ang babaeng iyon. Alam ni Karen kung papaano mang kulam at mambarang. Ginagawa niya yun sa mga nurse na nakikipag-usap sa kanya. At alam kong ginawa niya yun sa'yo dahil tumanggi kang tulungan siya, tama ba? Nararamdaman ko na may itim na bumabalot sa presensya mo. Matapos iyon sabihin ni Nurse Jane, ay sinanya sa niya ang albularyo. Kaya lumapit ito sa akin at saka pinahiga ako ng maayos. Kinakabahan ako sa gagawin nila. Hindi pumapasok sa utak ko ang nangyayari sa paligid ko hanggang sa masaktan ako sa dinikit niyang dahon sa sikmura ko. May kung anong bagay ang gumagalaw sa loob ng aking tiyan. Napapasigaw ako sa sakit. Pinagpapawisan at umiikot ang aking paligid. May naririnig akong boses. Parang tinatawag ako. Boses ng isang babae. Boses iyon ni Karen. Pero paano? Paano naririnig ko ang boses niya? Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako sa silid na iyon. Napansin ko ang mga tuyong dahon na nakabalot sa mga kamay at noo ko. Bumangon ako. At wala naman na ako nararamdaman na kahit na ano kundi magaan ang pakiramdam ko. Hinanap ko si Nurse Jane. Ngunit wala siya roon. Lumabas ako sa hallway. At wala pa rin ako nakita. Wala naman akong napansin hanggang sa makarating ako sa lobby. Nakita ko ang bangkay na nilalabas doon. Dahil may takip itong puting kumot. Naroon din ang lalaking dumalaw kay Karen. Saka ko lamang napagtanto na si Karen ang bangkay na mismong nilalabas sa kwartong iyon. Dilat na dilat ang mga pulang mata nito. Nakanganga ang bibig. At nakalawit ang dila sa kanyang kanang pisngi. Nurse Jane, anong nangyari kay Karen? Shhh, baka maingay. Binawi na ang mga kulam na binigay niya sa inyo. Kaya siya namatay. Nagdoble-doble ito sa katawan niya. Pero bakit? Yung lalaki, nakikita mo yan? Dating niyang asawa yan. At nagpamilya nang malamang may lahi siyang mambabarang. Hindi niya matanggap kaya binarang niya ang bagong pamilya nito. Araw-araw siyang dumadalaw para bawiin ang barang pero matigas ang ulo ni Karen. Matindi ang barang niya kaya kahit sinong titigan niya sa mga mata, ikaya niyang bigyan ng isang sumpa o sakit. Naagapan ka ng albularyo pero hindi na nakaligtas pa ang kasama mo. Sana manatiling sikreto ito, ha? Wika sa akin ni Nurse Jane. Sir Jax, hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako sa nalaman kong nakaligtas ako sa isang barang o malulungkot dahil hindi naman nakaligtas ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong isikreto iyon. Dahil sa nangyari sa kasama namin, ay pinabalik kami sa universidad at hindi na rin namin natapos ang aming OJT. Pero napayagan naman po kaming makapagtapos.
Pero alam niyo ba, Sir Jax? Nagkakaroon ako ng madalas na kakaibang pakiramdam. Kahit nakabalik na ako sa amin, may ilang gabi na napapanaginipan ko ang sarili ko sa mental hospital na iyon. Binabangungot ako at nakikita ako ang mga pasyenteng namatay. Kahit si Karen ay nakikita kong nasa room 201 at umiiyak. Kung naniniwala si Nurse Jean, ibig sabihin may mga bagay na kababalaghang nangyayari sa atin. Mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Makailang beses na rin akong nagdaan sa mga therapy pero dadalhin ko na ata ito hanggang sa mamatay ako. Ito rin po ang isang dahilan kung bakit ko naisipang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Para gumaan ang sakit at takot na nararamdaman ko. Hindi ko sinasabi sa mga kaibigan ko pero minsan, nang muli akong dumalaw sa mental hospital na iyon, ay nakikita ko ang kaluluwa ni Marvin. Nakikita ko itong nasa isang hallway sa mental institution na pinag-OJT-han namin. Naglalakad at parang abala. Tapos, bigla na lamang mawawala sa hangin. Sabi nila, pag namamatay ang isang tao sa isang lugar, lalo na kung biglaan, naiiwan ang kaluluwa nila roon. Baka ganoon din ang nangyayari sa kaibigan namin. Napakalungkot at nadamay lang kami sa nangyaring paghihiganti ni Karen, ang babaeng pasyente sa mental hospital. Muli, Sir Jax. Ako po si Denver. At maraming salamat sa pagsasabuhay sa aking nakakatakot na kwento. Maraming salamat po. Hello guys, I'm back. Yan. Happy Sunday sa inyong lahat and sana yon maging blessed and fruitful ang araw na ito para sa inyo. Na-miss nyo ba ako? And dahil nga sa dalawang araw kong nawala ay magkakaroon tayo ng shoutout portion ngayon. So every Sunday po ang ating shoutout and sasabihin ko ng mabilisan ang mga nagko-comment sa ating and sa ating mga latest sa mga dati nating uploads. So simulan na po natin. So unahin ko na po si Miss Liz, Miss Liz Leman, si Miss Irish Alvarez, si Miss Melanie Clemente, si Viral Videos, si Miss Jolina, si Miss Merinol Gilhang, si Miss Saresita Aguilar, si Miss Sally Camuen, si Miss November Rain, si Miss Laila Jean, si Miss Marbella Sapalon, si Miss Aurora Taliada, si Miss Anisita S. Channel, si Miss Gemeline Ido, si Miss Jella Verde, si Miss Elinel Carlos, si Miss Marie Orsi Lightworker, si Miss Belen Malbas, si Miss Nene Locana Nasam-Nasam, si Ma'am Dulce Silva, si Miss Nimisha Hakaba, si Miss Takgu Summer Bloom, si Miss Nancy Mercado, si Miss Dara Constantino, si Miss Jaja Barakiel, si Mr. Ronaldo Barakiel, si Claire Barakiel, si Kinley Hakaba, si Miss Katniss Jaren Barakiel, si Miss Kai. Hello po Miss Kai. Si Miss Mayumi Cañete, si Miss Jovi Ayaton, si Miss Teresa Alimios, si Miss Cel Aguinaldo, si Miss Rowie Insigne, si Miss Stephanie Castellano, si Ronilyn Absin, si Noraima Madali, si Miss C, si Mary Joanne Mihilia, si Miss Honradi Eve, si Miss RMB, si Lita Cinco, and shout out daw sa family niya sa Cinco Family from Rizal, si Miss Chai TV, si Mr. Ronel Mocoro, si Miss Mary Ann Calma, hello po Miss Mary Ann, si Miss Dolly Hualde, si Miss AJ LA Krause, si Miss Mary Rose Villaver, si Mr. Norwin Burgos, si Jenny Rose Lucas, si Ma'am Vivian Ganseng, si Honey Mae Joso, si Miss Cara Amor, si Mr. Dongski 88 Vlog, si Miss Rosel Vergara, and yun nga, kay ano,
Shoutout din kay Jesse Alegre, si At Edgy, si Virgo 15, si Janie Macanas, si Miss Archangel, si Miss Rowena Salinas, si Miss Mirna Caceres, si Miss Felisa Patok, si Miss Grace Ann Ridondo, si Miss Regine Abau from Saudi, si Miss Maricel Reyes, si Miss Bernadette Arcalas, si Miss Marie Garcia, si Mr. Keith Dequino, si Jem Esteva, si Miss Marie Stolen, si Alexander Petalio, si Miss Ana Marie Babida, si Onit Saufnok, si Lynette Reparado, sa Suraida Patakpan, Abet Munsod, Elena Toquero, Jen Paculdo Contonogan, Zilva Richard, Milene Ostan, Vance World, Wendelina Aringo, Jessamay Lawas, Marites Cronico, si Jace 1987, si Miss Estelia Gasco, Balingkit Marivic, Mary May Cui, Tita Sareno, hello po Tita Sareno, Jennifer Terol, Ami Felicida, Raymond Ikamina, Flory Murillo, at Imer TV, Vicky Yabut, si Miss Lian Akmad, si Dean Siganay, si Miss Malayang Amihan, Miss Marga Regaza, si Miss Lanilac, si Rosa Loca, si Sir Christ Charles Sicurata or si Beat the Beat, si Miss Geneva Gutierrez, si Miss Anisita S. Channel, si Aina Francisco, si Global Cuisine Mary Jail Vlog, Martes Nalika, si Joy Mivi, si Alvin Nunez, si Jana Rich Humang, si Debbie M, si Sisu Hans, si Structural Maria Analysis, si Aida Odevillas, si Marinela de la Cruz, Princess Ann Reyes, Hidija Sulabo, yan si Miss Hidija Sulabo, si Dadongski 06, si Reynante Handig, si Mardi Suzuki, si Roxy Givarcio, si Johan Bandala, si Mukoda Bernaros, si Miss Rai, si Miss Analisa Kabingan, Evelyn Amante, Normina Malagial, Tita Dagupan, Azilea 0319, si Betlisa, si Anami Jaime, si Rose Joso, si Hanelin Machenso. Gusto ko lang ding batiin at ihabol sila Ate Rizal Rosales and family, yan sa Kambingan Halahala Rizal. And si Ate Cecil Reyes and family, yan from Kambingan Halahala Rizal din sa May Highway. Ayun. So maraming salamat po sa inyo Ate Isel and Ate Cecil sa ayun, palagi ang pakikinig sa akin. And gusto ko lang din batiin ang happy birthday. Yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po kay Miss Imelda Pascua. Ayan. Good morning po Sir Jack. Kinig while having tea at work. Pabati po ng birthday ko. January 27. Ay, lagpas na pala. Belated happy birthday po Miss Imelda Pascua. And kung nasaan ka man ngayon, mag-iingat ka po palagi and God bless you. And gusto ko ring batiin ng happy birthday. Sir Jax, makikigreet po pala sa aming ina ni Dara para sa kaarawan niya sa January 28. Hello po. Happy birthday po. Happy 54th birthday po, Mama Rena. Mahal na mahal ka po naming lahat, ang vampira ng pamilya dahil hindi na talaga tumatanda. Pabata ng pabata, ikaw na talaga ang bunso namin. We love you, Mama. Ingat sa paglalive lagi. Salamat po, Sir Jax. Ang aming mahal na irog na poging-poging Sir Jax. Ayan. Happy birthday po, Mama Rena. And kung nasaan ka man ngayon, nawa ay bigyan ka ng Diyos ng mahabang buhay at magandang kalusugan. Happy birthday po ulit. And sana, ayun, yung regalo ko po, ito na lang po muna ang pagbati ko sa inyo. Ingat ka po palagi and always take care po sa lahat ng ginagawa niyo sa buhay. And guys, muli, maraming salamat sa paghihintay sa aking muling pagbabalik. And sa pakikinig sa ating mga kwento, sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyo, sa ating mga new subscribers, sa aking mga avid listeners. Taos puso po ako nagpapasalamat sa walang sawang pagtangkilik nyo sa ating mga kwento. Muli, ako po si Sir Jax, ang inyong nag-iisang Midnight VJ. Maraming salamat po.